Magandang araw at gabi mga kakulay. Nais ko po sana kayong imbitahin muli na makinig sa isa pang channel ng aking kapatid na malapit sa akin. Ang channel pong ito ay ang channel ni kapatid na Twisted Mind. Sa channel po ni kapatid na Twisted Mind ay mga kwentong hango sa totoong pangyayari na naganap sa totoong buhay na nagbigay ng malaking contribution sa kasaysayan ng ating mundo. Tara na po at bisitahin natin ang channel niya. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe ha. Maraming salamat mga kakulay. Ako po si Deep Red. Samahan niyo po akong tuklasin ang bumabalot na misteryo at hiwaga sa mundong ating ginagalawan dito sa Deep Red Mystery Files. Umpisahan na po natin ang ating kwento. Hawak ngayon ni Sofia ang isang pulang bato. Inihagod niya ang kanyang mga daliri roon at kanyang pinagkatitigan ito. Huminga ang babae ng malalim bago niya kunin ang isang baliktad at maliit na cross sa kanyang bulsa. Kulay ginto iyon na may nakadikit na taong may sungay. Pinikit ni Sofia ang kanyang mga mata at sa ikalawang pagkakataon ay huminga siya ng malalim. Naramdaman ng babae na tutulo na ang kanyang mga luha, pero agad niya ring pinahid iyon. Naisin man ni Sofia ang kauwaan ng sarili, pero hindi iyon sapat upang maging makasarili siya. Ani ni Sofia, mas mabuti ng kaawaan ang kapakanan ng ibang tao kaysa sa sarili niya. Ibibigay niya ang importanteng bagay na mayroon siya kahit ang kapalit noon ay maging halimaw siya sa paningin ng mga tao. Iminulat ng babae ang kanyang mga mata at kapag kuway, marahang hinalikan ang baliktad na krus. Nang lumapat ang labi niya sa sungay ng tao sa krus, ay naramdaman na lang niya na tila umiikot ang paligid. Naguguluhan si Sofia sa nangyayari. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Puro puti ang nakikita niya. Para bang nasa ibang dimensions siya. Mula sa malayo ay natanaw niyang may nagtatakbuhang mga nurse. Mayroong nakakabit na aparato sa bawat pasyenteng nakaupo sa wheelchair. Sa kaliwang bahagi ay nakita ni Sofia ang tatlong nurse na may hila-hilang stretcher. May nakahiga sa stretcher na iyon na tila naghihingalo. Nakasunod sa kanila ang nag-iiyakang dalawang babae na pamilya siguro ng pasyente. Nawala ang atensyon ni Sofia roon nang biglang pumukaw sa kanya ang isang sigaw. Sigaw ng isang doktor na nakikipagtalo sa kapwa nito doktor. Diyos ko, Dr. Juanito, napakarami ng kaso ng mga pasyenteng positibo sa COVID. Ngayon, paano ka hahanap ng isang bakuna na pupuksa sa pandemyang ito? Sigaw ng doktor habang binabasa ang mga nakasulat sa isang papel. Hindi ito biro, Juanito. Hawak natin ngayon ang buhay ng mga tao. Tapos, may gana ka pang maghanap ng gamot? Okay, fine. Paano ka makakagawa? Sabihin mo sa akin. Pagpapatuloy na sigaw ng doktora, napayuko lang ang doktor na Juanito ang pangalan, na tila napahiya. Alam ni Sofia ang nararamdaman ng doktor na iyon. Sino ba naman kasi ang makakahanap ng gamot kung imposible naman iyong mahanap?
Ito ang pagkakataong inaantay ni Sophia kung saan doon siya lumapit sa dalawang doktor. Nananatili pa rin ang frustration sa mga mukha ng mga ito. Naisip niya na siguro kailangan na niyang sabihin ang rason kung bakit siya naroon. Magandang araw po, Doc. Ako po si Sophia. Narito ako ngayon para ibigay ito sa inyo. Wika niya at inilahad ang pulang bato na kanyang ginawa. Malapit nang mag-alas 6 ng umaga, kaya hindi dapat siya magtagal doon. Ilang sandali na lang ay magiging isang halimaw na siya ulit dahil siya ay halimaw habang buhay. Para saan ito? Tanong nang tumanggap ng pulang bato. Paano ka nga pala napunta rito? Ha, Sophia? Nagtatakang usal ng doktor. Ikaw yung sikat na 80s na babae, hindi ba? Ginamit mo ba ang itim mong budhi upang makarating dito? Naiinis na wika ng doktor sa kanya. Mukhang kilala siya ng doktor at lahat ng mga tao roon. Kamakailan lang kasi ay nag-viral siya sa live streaming. Habang pinupunit niya ang mga pahina ng Biblia at sinusunog ang mga iyon, marami ang bumatiko sa kanya at marami rin ang nagalit sa kanya. Hindi na importante kung paano ako nakapunta rito. Basta tanggapin niyo na lang iyang pulang bato. Ani ni Sophia, panayang tingin niya sa kanyang relo. Pasensya na, Miss Sophia. Hindi namin matatanggap ang bagay na ito. Ayaw naming tumanggap ng bagay mula sa demonyong katulad mo na walang takot sa Diyos. Wika ng doktorang kanina ay galit na galit dun sa isang doktor. Hindi na nagulat si Sophia sa sinabi ng doktora. Alam kasi ng dalaga na posibleng hindi siya paniwalaan ng mga tao. Alam din ni Sophia na kapag narinig nila ang pangalan niya, ay automatikong halimaw o demonyo agad siya sa paningin ng lahat ng tao. Na kahit parang prinsesa ang kanyang muka, sa kagandahan ay demonyo pa rin si Sophia sa mga ito. Subalit, hindi niya pipigilan ang mga pambabatikos ng mga ito sa kanya. Hahayaan na lang ni Sophia na saluhin ang mga masasakit na salita ng mga ito. Ang misyon lang ngayon ni Sophia ay kailangan niyang makatulong upang masugpo ang pandemyang kinakaharap ng mundo. Gusto niyang baguhin ang isipan ng mga tao na hindi ibig sabihin na atheist siya ay masama na siyang nilalang. Alam ko na hindi kayo maniniwala sa akin. Papunta pa lang ako rito. Alam kong hindi kayo maniniwala, pero tanggapin niyo ang pulang bato na iyan dahil iyan lang ang tanging solusyon para mailigtas sila sa pandemya. Kapag hinalikan nila ang batong iyan, ay gagaling sila. Hindi ako pumunta rito bilang isang demonyo o halimaw na siyang gusto niyong itawag sa akin. Narito ako para tumulong. Nakangiting wika ni Sophia. Kahit nakikita niya sa mga mata ng dalawang doktor ang hindi naniniwalang tingin. Kung ito ang solusyon, paano mo nagawa ito? At bakit ito ang sagot? Ngayon, iyong isang doktor naman ang nagsalita. Nang marinig ni Sophia ang tanong na iyon ay agad niyang naalala ang nangyari sa kanya kani-kanina lang noong halikan niya ang baliktad na krus. Tinitingnan ngayon ni Sophia ang kanyang kabuuan sa malinaw na tubig. Napapaligiran iyo ng makukulay na buhay na bulaklak at mga perlas na klarado niyang nakikita sa ilalim ng tubig. Kumikinang pa ang mga iyon. Abala ang dalaga sa pagsusuklay ng kulay kayumang ginyang buhok habang ninanamnam ang mabining hangin na tila humahalik sa kanyang mukha.
Ang sarap sa pakiramdam na pagmasdan ang kagandahang hiniram niya lamang sa pulang bato na hawak-hawak niya ngayon. Bakit nga ba hiram lamang ang kanyang kagandahan? Iyon ay dahil ang dami niyang ginawang kasamaan. Sumampalataya si Sophia sa demonyo para hindi siya tumanda at maging permanente ang kanyang kagandahang taglay. Ngunit ngayon ay pinagsisihan na ni Sophia ang mga bagay na iyon. Napabuntong hininga na lang ang dalaga nang maalala niya ang sumpa sa kanya ng isang lalaking nakasuot ng puti. Napakaganda mong nilalang, ngunit hindi ka naniniwala sa Diyos. At dahil pinipilit mo akong magpakita sa iyo dahil sa mga kasamaang ginagawa mo, narito ako ngayon upang patawan ka ng parusa. Ang kagandahang taglay mo ay mapapasayo na lamang habang nasa iyo iyang pulang bato. Sa oras na maiwala mo iyan ay magiging aswang ka na at hindi mo na muling mahahanap ang pulang batong iyan. Litanya ng lalaking iyon na biglang nagpakita sa kanya. Subalit, bibigyan kita ng pagkakataong makakagawa ka ulit ng panibagong bato kung makakapatay ka ng dalawang tao at kukuhanin mo ang kanilang mga puso. At sa pamamagitan ng microchip na ito na ikailangan mong ibaon sa kanilang mga puso ay makagagawa ka ng panibagong pulang bato. At lumitaw sa kanilang harapan ang isang umiilaw na maliit na bagay na parang cross, ngunit isang baliktad na cross iyon. Malaki ang nagawa mong kasalanan, Sophia. Kung ibibigay mo iyang bato sa mga naghihirap na tao ay magiging tao ka ulit. Subalit, sa tuwing gabi lamang iyon mangyayari. Iyan ang sumpa ko sa iyo. Pagpapatuloy ng lalaking iyon na napapalibutan ng liwanag ang buong katawan. Napaluha na lang si Sophia mula sa paglalakbay sa alaalang iyon. Hanggang ngayon ay nahihiwagaan pa rin siya sa taong iyon kung bakit siya pinarusahan. Dahil sa wala na siyang magagawa ay tinanggap na lang ni Sophia ang kanyang kapalaran na sa pulang bato na lang nakasalalay ang kanyang kabataan at kagandahan. Sa pagpapatuloy sa kanyang mga nakaraang alaala ay natatandaan ni Sophia'ng umalis siya sa harap ng ilog na iyon nang matapos niyang tingnan ang kanyang sarili na isang prinsesang nakatago sa dilim. Habang naglalakad ay abala si Sophia sa pakikinig ng mga heavy rock metals na kanta. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng kalsada nang biglang may humarang sa kanyang dalawang maskuladong lalaki na nakasuot pareho ng face mask. Wow pare, tingnan mo. May isa palang dalaga ang napadpad sa teritoryo natin. Tuwang-tuwang wika ng lalaki na tad-tad ng tagihawat ang muka. Oo nga. Lumapit ang isang lalaki kay Sophia. Hi miss, taga saan ka? Bakit? Kamukha mo yung babae na nag-viral? Inakbayan siya ng lalaki. Lumapit din ang isang lalaki at hinawakan naman siya sa bewang nito. Agad na nakaramdam ng takot si Sophia, kung kaya't agad siyang nagpumiglas at tumakbo. Hirap na hirap si Sophia sa kakatakbo at ramdam niya sa kanyang sarili na anumang oras ay matutumba na siya. Hanggang sa, aray! Natumba si Sophia sa gitna ng kalsada. Ang pulang batong hawak-hawak niya ay hindi niya namalayang naibato niya mula kung saan. At tuluyang nawala ito sa kanyang paningin. Nabahala si Sophia sapagkat maaaring maging aswang siya habang buhay. At ayaw niyang mangyari iyon. Tumayo siya at hinanap ang naiwalang pulang bato. Hindi na malaya ni Sophia na sumapit na ang alas 12 ng gabi. Huli na nang malaman ni Sophia iyon nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Parang binubutas iyon. Ang sakit na nararamdaman ng dalaga ay mas lalong lumala nang makita niyang napaatras din ang mga lalaki sa kanyang harapan na papalapit sana sa dalaga. Napahiyaw sa sakit si Sophia.
Hanggang sa mula sa kanyang tiyan ay biglang may lumabas na isang kamay doon. Duguan iyon. Humahaba ang kamay na iyon hanggang sa parang may lumilitaw na isang halimaw habang pilit na binubuksan ang kanyang tiyan. Ilang sandali pa ay may lumabas mula sa tiyan ni Sofia, isang nilalang na mabalahibo na hinuha niyang isang aswang iyon dahil sa duguang mukha nito at matatalas na mga pangil. Gulat man ay hindi na nakaramdam muli ng sakit si Sofia nang magsimulang magkaroon ng balahibo ang balat niya. Nararamdaman pa rin ngayon ni Sofia na tila may lalabas ulit sa kanyang tiyan. Iniliwa roon ang panibagong aswang. Nagpatuloy sa pagluwa ang tiyan niya ng mga aswang hanggang sa tumigil lamang iyon sa ikapitong ulit. Ilang sandali lang ay sinugod ng mga aswang na galing sa kanyang tiyan ang dalawang lalaki na humahabol sa kanya kani-kanina lang. Si Sofia ay nagsisimula na ring mag-iba ang anyo. Ang maganda niyang mukha ay napalitan ng isang mahabang bibig na may matatalas na pangil. Gayon din ang nangyari ng maging kakaiba ang kanyang katawan at napalitan iyon ng isang dambuhalang halimaw. Halimaw na may maitim na balahibo, malapad na pakpak, mapupulang mga mata at may mahabang dila. Isa na siya ngayong ganap na aswang. Umuungol ng malakas si Sofia na naging sanhi upang magsilipara ng mga ibon sa kapaligiran. Ito na marahil ang sumpa niya dahil naiwala niya ang pulang bato. Binalingan ni Sofia ng tingin ang dalawang lalaki ngayon sa kanyang harapan. Gutay-gutay na ang mga katawan nito at wasak na wasak. Kasalukuyan silang kinakain ng pitong aswang na nanggaling sa tiyan ng dalaga. Makaraan ng ilang sandali ay lumapit ang isang bampira kay Sofia. Ibinigay nito ang pumipintig-pintig pa na puso ng dalawang lalaki kanina. Tinanggap ni Sofia iyon hanggang sa may naalala siya. Sa oras na maiwala mo iyan, ay magiging taong aswang ka habang buhay. Pero makakagawa ka ulit ng panibagong pulang bato kung makakapatay ka ng dalawang tao at kuhani ng puso nila para gawing bato sa pamamagitan ng microchip na ito. Nang makabalik sa huwisyo si Sofia ay nabuhayan siya ng loob. Dali-daling kinuha ng mahaba niyang kuko ang microchip na sinasabi ng nakaputing lalaki mula sa kanyang palad. Doon niya iyon itinago upang hindi niya maiwala. Hawak ang microchip o baliktad na cross ay isinaksak niya iyon sa mga puso ng mga lalaki kanina. Nang magawa iyon ay biglang lumiwanag ang kanyang kamay at ang kaninang mga puso na hawak niya ay naging pulang bato. Ngunit kung ibibigay mo iyang pulang bato sa mga naghihirap na tao, ay magiging tao ka ulit. Subalit sa tuwing gabi lamang iyon mangyayari, iyan ang sumpa ko sa'yo. Muli ay naalala niya na naman ang sumpa ng lalaking nakaputi na para bang iyon ang Diyos? Gabi na. At katulad sa sumpa ay tao na nga ulit si Sofia. Bumalik sa tiyan niya ang mga aswang na lumabas. Hawak niya ngayon ang pulang bato. Ayaw niya iyong bitawan baka mawala ulit at maging aswang na siya habang buhay. Ngunit kung ibibigay mo iyang pulang bato sa mga naghihirap na tao, ay magiging tao ka ulit. Subalit, sa tuwing gabi lamang iyon, mangyayari. Iyan ang sumpa ko sa'yo. Iyan lang ang naiisip ngayon. Iyan lang ang naiisip ngayon ni Sofia habang naroon siya sa kwarto niya na kasalukuyang nanonood ng balita. Biglang nag-appear sa balita ang tungkol sa isang pandemya. Doon naliwanagan at napabalikwas ng bangon si Sofia. Ngayon,
Alam na niya ang ibig sabihin ng huling sumpa sa kanya ng lalaking nagbigay sa kanya ng parusa. Dali-dali niyang dinukot ang microchip sa kaliwang palad at unti-unti kahit nahihirapan, hinalikan niya iyon hanggang sa naramdaman niyang parang umiikot ang kanyang paligid at napunta na nga siya sa ospital na iyon. Ikinuwento ni Sofia sa dalawang doktor ang tungkol sa kapalaran niya at sa sumpa. Hindi niya alam kung maniniwala ang mga ito, pero sana magtiwala ang dalawang doktor. Sana po ay huwag niyong sabihin ang tungkol sa pulang bato na ito sa mga tao. Tell them na iyan ang nakalap ninyong solusyon para malupig ang pandemya. Iyan lang ang maitutulong ko sa inyo sa ngayon. Mauuna na ako, wika ni Sofia. Hinalikan niya ang microchip at bigla itong nawala. Kitang-kita niya na ang mukha ng dalawang doktor na naguguluhan. Pero hinayaan na iyon ni Sofia. Umaasa ngayon si Sofia na maniwala ang dalawang doktor sa kanya kasi makakatulong ang pulang bato sa mga taong naghihirap. Sabi ng sumpa ng lalaking nakaputi, isinakripisyo ni Sofia ang pulang bato hindi para mapanatili ang kagandahan niya na kanyang inaasam noon pa man. Isinakripisyo niya ang pulang bato para sa kapakanan ng mga tao sa mundo at ang kinakalaban nilang pandemya. Kahit kapalit pa nun ay maging halimaw si Sofia habang buhay, kinailangan niyang pumatay ng tao para sa gamot na kailangan para sa pandemya. Isa raw siyang demonyo, isang halimaw, isang aswang at napakasama ng ugali. Iyon naman ang sinasabi ng mga tao sa kanya noong nag-viral siya. Pero masama ba talaga siyang tao kung maaari siyang makaligtas ng maraming buhay? Ipagpalagay na nating hindi. She can save many lives. She can save you. She can save the world. Ang hiling lang niya ngayon ay ang kaligtasan ng lahat. Iyon lang ang nais niya kapalit ng sumpa na habang buhay ng hawak niya. Magandang araw at gabi mga kakulay. Nais ko lang pong i-shout out sila Ma'am Ovri Delgado, si Ma'am Eriza Miguel, si Miss Hanilet, si Ikay Vlog Fitness, si Miss Nympha Rosado, si Miss Jung Nancy, si Miss Agatha Lovecraft. Shout out din po kay Kabanganan Vlog TV at kay Katya Park Vlog. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa aming channel. Bye-bye po and I love you mga kakulay! Magandang araw at gabi mga kakulay! Deep Red Mystery Files, let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay, malalim na pula. Sa horror ang ihahatid, yan ang totoong meaning ng Deep Red. Deep Red Mystery Files.